pinaharorotin dito ang motorsiklo upang mahabol si Cardo pero hindi niya pa rin ito mahabol-habol. At habang nagmamaneho ang dalawa, nagratratan din sila. Huminto naman si Lito at pinagmasdan niya kung saan patungo si Cardo. At nang alam niya na kung saan ito dadaan, sa kabila siya dumaan dahil balak niyang salubungin si Cardo. Si Cardo naman habang nagmamaneho, napag-isip-isip niya kung kakayanin niya pa ba. At tiningnan niya din ang hawak niyang kutsilyo na nakasaksak sa kanyang tagiliran. Sa pagpapatuloy ni Cardo sa kanyang pagmamaneho, labis niyang ikinagulat na nakaabang na pala sa kanya si Lito. At napahinto siya sa kanyang pagmamaneho. Parehong naghanda ang dalawa sa gagawin nilang banggaan. At nagsimula na rin paanda rin ang dalawa ang kanilang mga sasakyan. At nagratratan din ang dalawa at bago pa magbunggo ang dalawang sasakyan, tumalon si Cardo at si Lito. Nagkaroon ng malakas na pagsabog na labis na ikinagulat ni Aling Ramona. Sina Cardo at Lito ay tumayo na at muling nagratratan. Parehong tad-tad ng bala ang bawat isa. At nang nagkalapit na sina Cardo at Lito, kinuha ni Cardo ang kutsilyo sa kanyang tagiliran at sinaksak niya si Lito. At eto na nga ang naging huling laban ni Lito. At sa wakas na ipaghiganti na din ni Cardo si Aliana. At dahil sa madami ding tama si Cardo, bumagsak din siya. Pumunta naman si Aling Ramona sa lugar ng pagsabog at yun na nga nakita nila si Cardo. Sinanyasan niya ang kanyang kasamahan na tulungan nila si Cardo. At binuhat nga ng mga ito si Cardo.